Alam nyo mga kaistorya, lalong maaasar itong China dito po sa pulisiya ng atin pong Pangulo. May kasabihan nga mga kaistorya sa atin pong mga Pilipino na ang pikon ay laging talo. Ang Pilipinas po at ang Amerika ay pinagtutulungan ang China dyan sa West Philippine Sea. Gumawa po ng espesyal na task force, combined, pinagsamang puwersa ng armed forces mga kaistorya ng Pilipinas at ng Amerika, para po bantayan ang galawan ng China dyan sa West Philippine Sea at para tulungan po tayo sa paggalaw natin dyan sa West Philippine Sea. Sasabihin na naman ng mga makaing-ing, makakapaitan, no? Na, naku, isasabak talaga tayo sa giyera ng administrasyon ni Bongbong. Naku, hindi yung ganon. Hindi yung ganon, hinay lang. Walang ibang makakatulong sa atin kung hindi po ang Amerika. Tanggapin man natin yun o hindi. At ginagawa naman po yan ng Amerika. Sasabihin na naman ng mga taga-timkapa, kapapaitan, naku eh, interest lang naman ng Amerika ang inuuna nila. Bakit tayo hindi ganon? Bakit ang China? Di ba't interest din nila? Ha? Ang kanilang inuuna? Ha? At dahil nga po sa pagkagahaman ng China, pati naman yung hindi sa kanila na pag-aari natin, kinakamkam nila. Di po ba, mga kaistorya? At ito pa, ang magandang balita na maibabahagi ko sa inyo, mga kaistorya. Ultimo ho pala itong mga aircraft carrier ng China na titiktika na dahil po sa tulong ng Amerika. Wala silang mapagtaguan, mga kaistorya. Wala na silang mailihim eh. Ano po? Yan po ang mga balita at impormasyon na maibabahagi ko sa inyo ngayon. Pakishare po at pakilike mga kaistorya. Ito na po ang atin pong mga references. Palakihin ko muna. Ang sabi po dito, AFP confirms presence of US task force in Palawan. Ang sabi naman dito ni Reuters, US backs Philippines forces or Philippine forces in the South China Sea with task force. Ayun, grupo yan. Mga kaistorya, isang espesyal na grupo na binuo ng Pilipinas at saka po ng Amerika, nagtutulungan. Laban kanino? Laban sa China. Pero hindi ito kagaya nung ginagawang panakot ng mga maka-China. Yung mga modern makapili na yan. Basahin po natin. U.S. Embassy unit enables U.S. forces to support AFP in South China Sea. So kumikilos ang puwersa ng Amerika, mga kaistorya, no? Para masuportahan po ang sandatahang lakas natin sa pagkilos dyan sa South China Sea, particular na sa ating exclusive economic zone, ang West Philippine Sea. The Armed Forces of the Philippines has confirmed the existence of U.S. Task Force a unit in Palawan. Ito yung na-Istanbul ko mga kaistorya kahapon o nung isang araw. Na meron pala kakong ganyang task force. Ay kaya pala hindi ko alam at nalaman ko lang kahapon o nung isang araw. Ay kasi kakagawa lang pala ng task force na yan. Kung hindi ako nagkakamali, noong si Secretary of State ng Amerika, Secretary Lloyd Austin at saka po DND Secretary Gibo Teodoro ay pumunta ng Palawan at nagbigay nga po sa atin ng military surface drone na gagamitin natin dyan sa West Philippines. Doon po pala yan binuo. Ba? Napakaganda. Ano po mga kaistorya, hindi tayo pinapabayaan ng Amerika. Saying it is operating under the AFP's Western Command or WESCOM, U.S. troops in Palawan provide technical assistance through the information sharing group within the Command and Control Fusion Center in Western Command, AFP Public Affairs Office Chief Colonel Xerxes Trinidad, ewan ko kung tamang pronunciation ko, said in a statement yesterday, nagbibigay po sa atin ng intelligence, mga kaistorya, mga impormasyon, pang-militar, government to government yan, mga kaistorya, ang
Amerika, gaano kahalaga yon? Huwag nating mamaliitin yung intelligence report na yan, mga kaistorya, na ibinibigay ng Amerika. Ah? Dahil ginagamit ng Amerika yung kanilang military or spy drone doon, o spy satellite doon sa kalawakan para po matiktikan, mamanmanan ang galawan ng China. Alam niyo kung gaano ka-high-tech yung spy satellite ng Amerika? Ultimo individual na tao kayang makita yung galaw noon. Ultimo plate number ng isang sasakyan kayang mabasa noon. Ganun yun ka-high-tech, mga ka-story. Kaya nga ultimo aircraft carrier ng China na mamanmanan, natitiktikan ni kung anong ginagawa at kung nasa ang lokasyon. Ganun ka-importante yung intelligence na yun na ibinibigay ng Amerika sa Pilipinas. Oo. Ha? Basahin pa natin. This support enhances our capability in maritime domain awareness. Anong ibig sabihin nun? Alam natin kung anong nangyayari sa loob ng exclusive economic zone natin. Alam natin kung anong ginagawa ng presensya ng China dyan. A critical task that aid in planning and implementing programs and activities to protect, ayan na, our interest in the West Philippine Sea. Yan din yung sinasabi ko sa inyo, na ang Pilipinas, ang pinoprotektahan din natin at ang inuuna din natin, interest natin. Nakikinabang sa atin ng Amerika, nakikinabang naman tayo sa kanila. Tanong, nakikinabang ba tayo sa China, sa West Philippines? Hindi, pinipinsala nila tayo. Kaya hindi ko maintindihan itong mga kapapaitan ni, eh. Mga baliktad yata utak ng mga yan. Ha? The Public Affairs Office of the Joint U.S. Military Assistance Group also declined to share more information about the Task Force Ayungin. Ngayon, ito po ang pasakalye ng atin pong gobyerno. Ito ang ibinigay nilang impormasyon. Pero huwag ninyong asahan na lahat ng impormasyon ay ibibigay. No, lalo na po may kinalaman sa seguridad. Limitado ang impormasyon na ilalabas. Ano po? Ha? Yung sinasabi nung ilan na nagko-comment dyan na, ay dapat yung mga ganyan, hindi na ninyo ibinabalita. Sandali lang, hinay lang po. Ha? Ito po yung declassified na impormasyon na inilabas ng gobyerno ng Pilipinas at ng Amerika. Ibig sabihin, pwede itong ilabas sa publiko, kaya nga ibinalita eh, at may purpose po ito. Kaya ito pinapayagan ng gobyerno na maibalita, mga ka-story, ay para maghatid din po ng mensahe sa China. Isa rin itong uri ng warning sa China. Sana naiintindihan po. Ano ho, mga ka-story, palakasin, palakihin natin. National Security Advisor Eduardo Anyo also confirmed the activities of Task Force Ayungin, but clarified that the unit is internal to the U.S. and that all military activities or operations in Ayungin Shoal in the West Philippine Sea in general, such as supply missions, were solely carried out by the Philippines. Bakit? Kasi ang utos ng presidente natin, pahupain ang tensyon. Ang problema, mga ka-istorya, hindi na kiko-cooperate ang China. Kaya nga nag-pivot ang administrasyon sa Amerika eh. Nung una nga, gusto palakasin ni PBBM, mga ka-istorya, ang pagkakaibigan, partnership ng China at ng Pilipinas. Kaya nga pumunta siya sa China, di ba? Nakipag-usap siya kay Xi Jinping. Ang problema, anong ginawa ng China? Binabaliwala nila yung mga napag-usapan. Di anong nangyayari? Parang niluluko lang nila tayo, pinag-uutok lang nila tayo, binubula nila tayo. Ay hindi naman ho, BOBO ang presidente natin. Ayun, pumunta ng Amerika. Pinapasok ang EDCA ngayon sa Pilipinas. Asar ngayon ang China. Kasalanan nila. Barado por nada lahat ng pinagplanuhan at ginagawa nila ngayon sa West Philippine Sea. Ganun katalino ang presidente natin, mga ka-istorya. Gumagamit ng utak. Hindi kagaya sa nakarang administrasyon, gumagamit ng bunganga. See? O yung mga maka-China dyan. Actually, that is internally the side of the US, and you said, of the task force operations. Huwag na natin itong pahabain dahil mayroon pang isang referensya tungkol dyan. Ito nga po ang sinabi ng Reuters. Ano ha? Basahin natin. The U.S. military is supporting, militar ng Amerika ang sumusuporta sa Pilipinas sa atin pong mga operasyon sa exclusive economic zone natin dyan sa West Philippines via a special task force.
Doon po sa militar ng Amerika, kumuha sila doon ng isang special na grupo o task force na tutulong sa Pilipinas. A U.S. Embassy official said on Thursday, an initiative Manila said involves intelligence, surveillance, and reconnaissance. Ayun, kaya pala sinabi dun sa isang balita kanina na yan ay tumutulong sa atin para sa mga pagpaplano natin kung paano tayo gagalaw at kung anong susunod na gagawin natin dyan sa West Philippine Sea. Dahil pala ang ibinibigay sa atin na suporta ng Amerika, intelligence, surveillance, at reconnaissance. Yan yung sinasabi ko sa inyo, mga ka-istory, na yung mga sensitibong military info, intelligence na tinatawag, na ibinibigay ng Amerika, yung surveillance, yung reconnaissance, mga ka-istorya, yan yung dahilan ni kung bakit namumonitor natin, alam natin kung anong pinagagagawa ng China at napipredict, mga ka-istorya, kung anong susunod na gagawing hakbang ng China at tinutulungan tayo din ng Amerika para makounter yun. Ganun yan kahalaga, mga ka-istorya. Task Force Ayungin, named after the Philippine designation for the contestant second to Masyol, nandun po yung ating BRP Sierra Madre, was first mentioned this week by U.S. Defense Secretary Lloyd Austin during a visit to the Philippines. Yun pala mga ka-istory. Task Force Ayungin enhances U.S.-Philippine Alliance coordination. Coordination. Ng militar ng Amerika at ng Pilipinas. And interoperability by enabling U.S. forces to support. Ito ang naging paraan. Nagbigay ng daan o nagbibigay ng daan para sa pwersa ng militar ng Amerika para masuportahan nila yung sandatahang lakas natin sa ating mga ginagawang operasyon dyan sa South China. Si ang nagsabi po niyan ay si U.S. Embassy Spokesperson Kanishka Gangopadhyay. Yan pala yun, Gangopadhyay. This initiative alliance, binanatan ito ni Anne. Galit dito si former president. This initiative aligns with multiple lines of cooperation between U.S. and Philippine forces, he said, without elaborating on what kind of support the task force provide. Yan ang sinasabi ko, na hindi lahat talagang ibubulgar. Limitado lang ang impormasyon na ibibigay niyan. Expected natin yun at tama yun, mga ka-istorya. Na eto na yung sinasabi ko sa inyo, ha. Kung gaano kaimportante ang nagagawa ng spy or military satellite ng Amerika. U.S. satellite captures Chinese aircraft carrier from space. Dahil sa spy satellite na ng Amerika, nakikita nila yung lokasyon ng aircraft carrier ng China na mamanmana, natitiktikan nila kung anong ginagawa. Ito yan eh. Ayan no. Sasabihin malabo, teka lang syempre. Hindi naman lahat eh, ilalabas sa publiko. Makikita ninyo mamaya kung gaano katindi ang capabilities ng spy satellite. A United States satellite on Wednesday captured a Chinese aircraft carrier underway at sea, while Beijing's Navy also sent its newest flat top for another round of sea trials. The satellite imagery of CNS Liaoning, China's first operational aircraft carrier, was captured by Landsat 8, which was developed as a collaboration between NASA and the U.S. Geological Survey. Sa baba may caption niya na yan. This photograph captured on November 20, latest by the U.S. Landsat 8 satellite, shows the Chinese aircraft carrier CNS Liaoning in the Buhai Sea off the coast of northeastern China. Kita ninyo? Sabi ko na eh, namumonitor ito yan. Search nyo, kahit real time, kahit sa Google na lang kayo mag-research. Makakakita ko dyan ng mga lehitimong impormasyon. Kagaya nito. Anong nagagawa ng spy satellite na yan? A spy satellite owned and operated by the United States government can track the movements of individuals on the ground. Matitiktikan ika, nasusubaybayan ika, nakikita ika ng spy satellite na yan ang galaw, kung anong ginagawa ng tao sa ibabaw ng lupa dito sa mundo. Identify cars kahit sasakyan.
and perhaps even read a license plate, kahit plate number ng sasakyan, kayang ma-identify, kayang makita ng satellite na yan. All while operating covertly hundreds of miles above in the space and transmitting images in real time. Real time. Kita ninyo? Ganda, no? Sinasabi ko na sa inyo, eh. Ganyan ka-importante yan. Ganyan ang nagagawa niyan. At yan, mga ka-istorya, ibinibigay sa atin ng Amerika yung mga ganyang impormasyon, kung hindi ako nagkakamali. At higit pa dyan, ito ha, yung ipinapanakot ng China na kanilang mga nuclear weapons, mga kaistorya, na siya rin ginawa ng fake news ni Senator Amy Marcos na nakatutok na daw sa atin yung hypersonic missiles ng China na itinanggi naman ng China. Ito yan. Ito. Ang sabi dito, mga kaistorya, Space Force Operated Defense Support Program, satellites are a key part of North America's early warning systems, spy or military satellite. In their 22,300-mile geosynchronous orbits, DSP satellites help protect the United States and its allies, hindi lang ang Amerika, kasama tayo mga ka-istorya dahil allied country tayo ng Amerika, by detecting missile launches, space launches, and nuclear detonation. Papaliwanag ko ba, understood na yan mga ka-istorya. United States Space Force po ito ha. Oh. DSP satellites use an infrared sensor to detect heat from missile and booster plumes against the Earth's background. So on and so forth. Ito yan eh. Defense Support Program satellites. United States Space Force. Kaya kayo, huwag kayong matakot. Huwag ninyo. Huwag babaliwalain ang intelligence na itinutulong sa atin ng Amerika. Importante yan para sa seguridad ng Pilipinas, mga ka-istorya. Hindi yan ganun lang kala nila, mga ka-istorya, ay ano lang, no? Basta-basta lang, no? Yung ginagawa ng Amerika na nagbibigay sa atin ng mga intelligence. Hindi. Hindi. Ang China, di naman tayo binibigyan ng kanyan. Bakit? Ayaw nga ng China lumakas ang sandatahang lakas natin. Samantalang tayo, tinutulungan tayo ng Amerika na ma-modernize ang armed forces po natin. O, tingnan ninyo. Kaya nga hindi ko maintindihan kung gaano kabaluktot ang utak ng mga pro-China eh. Dagdag! Balita! Ha? Mga ka-istorya, para naman hindi bitin ang atin pong balitaan. Ano ha? Ito naman, mga ka-istorya. Presensya ng pwersa ng US, ito pala, ito ay related pa rin. Mamaya na yung dagdag balita, yung tatlong ano na yan sa X, no? Presensya ng pwersa ng US sa binuong task force ayungin, ipinaliwanag ng AFP. Gusto ko itong ipakita sa inyo dahil ito'y Tagalog na Tagalog, Bombo Radio, ano ho? Ipinaliwanag ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines ang dahilan kung bakit may presensya ng pwersa ng Estados Unidos sa binuong task force ayungin. Ayon sa AFP, nagbibigay lamang ang mga ito ng mga technical assistance sa mga sundalo ng bansa na nakadeploy rin sa naturang karagatan. Ginawa ng sandatang lakas ng Pilipinas ang pahayag matapos ang naging kumpirmasyon ni U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin III na may presensya ng mga sundalo ng U.S. sa nasabing Shoal. Radyo sa Ayungin Shoal, mga Amerikano. Nako po. Lalo nang maasar ang China, no. Huwag kayong matakot, ha? Sila ang talo diyan. Iginit naman ni pasensya na may isipon ako, no. Iginit naman ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Sources. Ano bang ano po? Sources. Nabubulol ako diyan kasi puro X eh. Trinidad, pasensya na po. Nang mga trupa ng US ay nagbibigay ito ng information sharing sa Command and Control Fusion Center, punto pa ni Trinidad, makatutulong ito sa maritime domain awareness ng bansa na siya namang magagamit upang makapagsagawa ng plano para sa mga programa at mga aktibidad sa pagprotekta sa interes ng Pilipinas na pinag-aagawang teritoryo sa WPS, kagaya ng ibinabalita o pinapaliwanag ko sa inyo kanina. Ito na. Ito nakakalungkot ito. The Senate has deleted the 39.8 billion pesos allocation for the ayuda para sa kapus-angkita program inserted in the proposed 2025 budget by the House of Representatives. Senator Amy Marcos confirmed on Tuesday. Yan na.
tanong, nakakatulong ba ang Senado sa taong bayan? Sa pala yan, ginawa nilang yan, mga ka-istory. Hindi, hindi. Paano yung mga, ano, talagang kapos na kapos? Ha? Tapos may mga nag-aaral na anak, paano na? Ay sa halip, makatulong pa sana kahit paano, tinanggal nila. Oh, di ba, mga ka-istory? Ha? Nakakadismaya. Nakakadismaya ito. During the plenary debate on the Department of Social Welfare and Development proposed 233.86 billion budget sponsored, Marcos said the AKAP, si Senator Amy pala ang sponsored niyan eh, said the AKAP funding was realigned to the DSWD's Assistance to Individual in Crisis Situation Program. And realigned. I deleted it entirely. Inamin ha. Dinilit, binura ni Senator Amy. I propose to merge the AICS and AKAP and pull it into one standby fund for those in need. That way, there will be no dispute or jealousy over the fund allocation, Marcos said. Hindi pa paano yun. Kung kailangan mo ng tulong, pupunta ka pa ng DSWD, pipila ka pa roon. Naku, hindi po basta-basta pumila sa DSWD. Oo. Bago ka pumunta roon, kailangan kompleto yung mga papel na kailangan mo na magpapatunay na yun ngang inihingi mong tulong ay totoo. Kailangan mo yun. Pagkatapos, pipila ka. Matagal pumila sa DSWD, sinasabi ko sa inyo. May time pa nga, pababalikin ka pa, hindi kayang makuha sa isang araw eh. Pahirapan. Sa totoo lang, ganyan naman talaga ang sitwasyon. Ano eh, kasi unang-una na mga ka-story, bago ka naman pumunta talaga ng DSWD, nasa LGU muna, sa munisipyo muna o sa City Hall muna, nandun ang unang pagtugon sa tulong na kailangan ng taong bayan. Oo, ganun yun. Naku, papahirapan muna, ano, bago makahingi ng tulong, ganun muna ang mangyayari. Nakakadismaya. Ay, ako'y nadidismaya, mga ka-istorya. Ito pa, pinuri ni dating Senador Ping Lacson, ang isang mambabatas, mga ka-istorya, na nag-iimbestiga sa OVP. Sabi dito, I'm very proud to be associated with anti-policy representative Romeo Acop, being a PMA cavalier and former fellow PNP officer. His interpellation was well-premised on the Constitution, which left the OVP chief of staff no room for evasion no matter how hard she tried. Na-corner kumbaga yung chief of staff umano ng OVP. Dahil sa matalinong pagtatanong umano ni Congressman Acop. Ayan, pinuri ni Ping Lacson. Ito pa, dagdag na balita. Dalipi, sabi naman ni Impact Leadership, Islam Sarah. Yan yung mga ano ng mga title ng mainstream at saka ng mga vloggers na sinuplak, sinupalpal. Huwag kang paviktim, tama na ang pambubudol. House Majority Leader and Zamboanga City 2nd District Representative Manix Dalipi criticized that the Vice President Sara Duterte for allegedly diverting the issue to evade accountability over the questionable use of 612.5 million pesos in confidential funds allocated to the office of the Vice President in the Department of Education under her leadership. Dinadivert daw po ang issue sa OVP at DepEd confidential fund. Laki nun na. Mahigit kalahating bilyong piso, mga ka-istoryahan. Huwag kang pa-victim. Tama na ang pambubudol. The Vice President should stop using her staff as human shields. It is about time she faced Congress, answer the questions, and stop blaming others for her failures and fear of accountability. Dalipi said Dalipi was responding to Duterte's statement that her staff and officials were career professionals, not politicians, and should not be subjected to intense questioning by the House. Nagre-reklamo si ano? Oh, eh, oo nga naman. The majority leader described Duterte's statement as another manipulation and a diversionary tactic. The vice president has been hiding while letting her staff take the hit. This is pure cowardice disguised as a victimhood. Kaduwagan ikayat yung hindi umaharap sa hearing. Tapos kunyari si siya yung biktima. Oh, yun ang sabi mga ka-istorya dito. Instead of addressing the question
questions head on, Vice President Duterte spins a narrative to paint herself as a victim of political persecution. The truth is, this isn't about politics. It's about accountability. Pero ng taong bayan yan. Kung ayaw mong ikaw ay accountable, no? Kung ayaw mong ikaw ay suriin at tanungin, na? Ang publiko naghihintay ng kapaliwanagan at sagot. Eh kung ayaw mo nang ganun, huwag kang tumanggap ng pera ng taong bayan. Ha? As budget of your office, huwag. Diba? Kasi nga, public office is a public trust. Ganun yun. Stop hiding behind your staff and career officials. Using them as scapegoats to avoid answering the nation's question, face Congress and explain yourself, he declared. Para makatakas ika sa mga katanungan, ginagamit yung kanyang mga officials. Seeking the truth is not attack. Ay, totoo, ako isang ayon dun. Sa paghahanap ika ng katotohanan, ay hindi yan isang pag-atake. Kanino? Sa kanila, sa kanya. It is our responsibility na totoo naman, mandato yan ng mga mababatas as public officials entrusted with the people's money. O, totoo yun. Mga kaistorya. Yan yun. Yan po. Ang mga balita at impormasyon na maihahatid ko sa inyo ngayon. Pakishare po at pakilike. Maraming salamat sa inyong laging pag-aabang panunood at walang sawang pagsuporta. Mabuhay po kayong lahat na mga sulit kaistorya sa buong mundo. Shout out po sa inyong lahat. Salamat sa inyo at salamat higit sa lahat sa ating Panginoon. Muli ako po si Juan, historiador ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansa nga Pilipinas.